Hello guys! Welcome sa ating part 2 na series ng Q&A about real estate refund. My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Guys, natapos na ang ating part 1 about real estate refund. Since hindi kayo nakakuha ng part 1 natin, I can provide the link below sa description or sa comments. So, para mabalikan nyo. At nagpapasalamat pa rin ako, nagko-comment kayo or nagtatanong kayo about Maseda Law or the Law of 6552. Since kung hindi nyo naintindihan about yung topic natin for today, about refund, I can provide the video about 6552 or Law of Maseda Law na tinatawag para meron kayong ma-review about this law sa real estate. Before ko sagutin yung mga inquiries nyo or mga tanong nyo, huwag naman nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-click ang bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga video. So guys, manood at matuto. Maganda yung topic natin for today about real estate refund. Since this is part 2 at hindi nyo na abutan yung part 1 natin about Q&A of real estate refund, I can provide the link below sa description about our part 1 Q&A series about real estate refund. At nagpapasalamat pa rin ako na nagtatanong kayo at nagko-comment kayo about Law 6552 or Maseda Law. Kung hindi nyo naintindihan about yung topic natin for this video, I will provide you the basic information about 6552 or Maseda Law. I will provide it the link sa description or sa comment section para ma-review nyo about 6552. Okay guys, we have new sets of questions. And maraming tanong ito about refund. And I'm very excited sagutin yung mga questions nyo or yung mga tanong nyo about real estate refund. So, reminders lang guys ha. Una, I'm not a lawyer. I'm just a real estate broker and I'm providing the best answer that I could. So, kung meron kayong problema at very, very serious na yung pinaglalaban nyo yung rights nyo about real estate refund, you can get a lawyer. Pangalawa, I provide only basic information regarding 6552 o Law of Maseda Law na makakatulong ito sa aking mga kliyente. And number 3, sinasagot ko lang yung mga nai-encounter kong clients ko or yung nagtatanong sa ating channel. So, I'm doing my best to answer it. So, excited na kayong sagutin yung mga tanong nyo about real estate refund. So, ito na yung una nating tanong. Ito yung tanong ni Ms. Helen Estrada. So, ito na yung kanyang tanong. Sir, good morning po. Paano po pag na-complete namin ang down payment? Kaso hindi po kami na-approve sa house deal. Ms. Helen, thank you for the comment at saka sa tanong ninyo po. Ito yung masasabi ko. Sana po, before kayong mag-down payment o nagbayad ng property, dapat pinag-aralan ninyo anong loan ang kunin nyo po. Siyempre, mas mababa yung bangko sa kapag-ibig. Kasi po, yun yung pinakamababang interest sa kanila. Nag-provide rin sila ng, sa bangko naman, ang maganda sa bangko kasi, nag-provide sila ng mga fixed rate interest na tinatawag. So, you have to go to the bank para pag-aralan. Kasi nagbibigay sila ng mga 6.5 for 3 years, minsan 6% interest for 3 years, depende sa promo nila. So, you have to get a loan officer. Or, we can provide you as a real estate broker, we assist you about housing loan.
Okay? About pag-ibig naman po, you have to go to pag-ibig. Yun po. Para i-assess yung mga hulog niyo po. So, meron na tayong video about pag-ibig or three ways how to loan to the how to loan your house. So, I will provide that link below to the description para meron kayong review about that. Hindi kayo nakabasa sa dalawang institution, bank or pag-ibig, kung kulang yung mga document nyo, like kasi importante ko rin talaga yung mga documents. Yung mga documents naman po, mga basic lang po yan. Yung mga ID, yung ano ITR, yung kung married, sila yung marriage contract, kung single sa NOMAR. So, depende yun sa naka-what sa developer. Dahil naglalagay sila ng lease. So, kung hindi naman kayo nakapasa sa dalawang institution, ang susunod niyan, in-house po. In-house financing. Ano po yung in-house financing? Ang in-house financing ay ito'y isang way na magbabayad kayo, patutang kayo sa developer. Ang pagkakaiba lang nito, mas mataas ang interest. So, kailangan nyo talagang pag-aralan yung mga interest rate ng mga banko pag-ibig ang in-house. So, before kayong bumili, dapat i-check nyo po kung ano yung available nila na option. Kung pwede sa banko, pwede sa pag-ibig, o pwede sa in-house. At i-compute rin nyo po kung kaya nyo talagang bayaran yung loan. Kasi mahirap kasi kung yan na yung down payment, tapos ngayon lang yung isipin yung institution na papasukan nyo, tapos yung kulang pala yung dokumento, doon ay hirapan. Kaya dapat, advance na rin kayo mag-isip, sabi daw nga. Hindi namang advance. You have to plan na kailangan meron akong down payment. So, kompleto na yung dokumento ko. I-check ko na sa banko, sa pag-ibig, para may option ako. Kung hindi ako nakapasa dito, may option 1 ako. May option 2 ako. Kung wala talaga, in-house. Para hindi kayo mahirapan. So, natapos na yun na yung ating first na magtanong about real estate refund. Remember guys, yung mga nagtanong at nag-comment sa aking channel or sa aking Facebook, ilalagay ko yung nilang concern and ina-answer the best I could. Remember guys, case-to-case basis to. So, ina-apply natin law na pwede dito, na pwede ba siya sa 6552. Remember guys, may iba-ibang sitwasyon. So, dapat mag-aralan rin natin mabuti. Ito yung second natin magtatanong. So, kay Mr. Peter Vilayo Jr. Sir, ask ko po, ang developer kasi 18 months lang yung down payment namin. Then, after sa bank po, yung down payment, may nangyari na hindi inaasahan. Like, na-trauma kami sa property kasi na looban kami sa condo unit namin. Then, after nangyari, nag-decide na kami na hindi na namin tutuloy ang condo kasi nga hindi na kami safe sa unit namin. Paano namin ma-refund ang binayad namin ng 18 months lang at tinapos yung down payment. Please help. For this, Peter, kasi sinabi mo, nagbayad ka na ng 18 months. And, parang lumipat na kayo sa down payment. I don't know kung na-approve ka na sa banko or anong financial housing loan. Remember guys, about dun sa loan ng 6552, kung nabayaran ng banko at developer and sorry ng banko pag-ibig yung developer kasi na-approve na yung loan, nagkaroon na kayo ng letter of guarantee na tinatawag or approved na sa loan niyo. So ibig sabihin niyon
yung bangko ay pinayaran ng developer. So, ngayon, saan ka na nagbabayad? Kay developer pa ba? Hindi na. Nagbayad ka na, ngayon nagbabayad ka na sa bangko or doon sa financial institution na nag-approve ng loan mo. So, kung hindi, ito yung dapat malaman nyo. Kung nabayaran nyo yun at nagkaroon na kayo ng approval sa bank, hindi na to sa cloud ng 6592. Sinabi mo na trauma ka dahil about security access. So, walang medyo mahihirapan ka about refund. Kasi security issue ang sinasabi sa'yo. Hindi nagkaroon ito ng problema about payment or turnover ng unit sa'yo. Ano yung turnover? Nung natapos yung unit, walang problema. Na-check yung unit na turnover sa'yo kasi tumira ka na sa property. So, ibig sabihin na turnover na sa'yo yung bahay or yung condo, yung property. So, yung detail niya agreement nyo, na-fulfill na yung developer. Kasi ito na, na-turnover ka na sa iyo yan eh. Or na-approve ka na sa banko o sa pag-ibig about this. So, hindi na saklaw ng refund ng 6552 or Maseda Law. So, about security refund, security, maaaring mag-complain ka about security. Kaso yung safety, probably magdagdag ka na lang ng mga, ano, ng mga locks. Papalitan mo yung susiyan mo for security nila. Kasi, nangyayari yan eh. Hindi natin ginagusto na nanakawan or may locks talaga sa security, sa guard. Guys, remember, ang 6553 is about payment ng down payment. So, meron ito, ang mga batas, merong tinatawag na limitations. Meron niyang hangganan, yung power ng isang batas. Ito, maganda to. Kay Miss Ellen Grace Tan. Hi sir, 11 months na po ako yung equity ko. Okay, 11 months. Tapos ko na po nabayaran last September 2019. Recent to eh. Hindi pa tapos yung bahay as in walang bahay ang na-build o nagawa. So plan namin kunin na lang ang refund. Paano? Miss Elaine Tan, thank you for the comment. Medyo hindi kompleto yung about your question about refund. So, I'll base the answer sa question nyo po. Since yung payment nyo ay 11 months, tapos hindi pa na gagawa yung bahay, dapat i-check nyo yung CTS nyo na tinatawag or contract to sale. Kasi doon nakasulat doon or yung flyers na tinatawag na sinasabi, ito yung turnover po kasi dapat may tinatawag na turnover date yung developer. Sa block na to, sa bahay na to, halimbawa sa block na to, ang turnover nito ganito, nasa kontrata. Kasi bago ka magbayad ng reservation, dapat explain ng ahente mo o broker mo or yung developer na ito yung kukunin mong dokumento, kailan ito turn over yung bahay nyo, ano pa yung mga additional payment bago i-turn over yung bahay mo. Yun yung dapat explain. Responsibility natin ng salesperson na inform yung client na dapat ito yung turnover. Kung meron man problema, i-inform dapat yung client about turnover. And remember guys, ang developer minsan nalilate sa pag-turnover. Walang perfectong developer. Maaring may mga project silang natatapos ng maga. May ganon. Kaso meron rin talagang late as 6 months. Like kasi about government regulations o yung pagdikit sa tubig at sa kuryente o yung certificate of occupancy.
medyo ano na yung technical na yung for the site of developer. Kaso kailangan kasi bago kayong lumipat, aprobado ng ano eh, city municipality yung ano eh, occupancy. Safe pa to, ayos na yung tubig, ayos na ba yung kuryente, ayos na yung structure, yun. Kasi bago siling magpalipat, meron na kasi certificate of occupancy yung subdivision or yung condo bago sila mag-turn over sa buyer. So about this, medyo hindi ko big yung ano yung question, hindi kompleto. So kung halimbawa naman situation face to face naman tayo, face to face basis tayo. Fault ng developer. Hindi niya na turn over yung bahay. Tapos may kontrata ka na sinasabi, ito turn over yung bahay ng ganitong date, ganitong year, ganitong month. Yan. Tapos walang bahay nakita. Maaari na kayong mag-request ng refund. Yun. Kasi hindi niya natupad yung sinabi ng developer. Doon sa nakasahan doon sa kontrata na ano, na hindi niya nakuha eh. Pwede na kayong mag-refund. Maaari nga makuha ngayon full refund dahil kasi nga hindi nila nasunod yung nasa kontrata. So ngayon, saan ako lalapit? Muna sa developer mismo. Punta na kayo sa tinatawag na HLURB. So, ano yung HLURB? Ito yung House Land Use Regulatory Board na tinatawag. Ito yung isang government branch na pwede kayong mag-complain sa mga developer. Ang ganda dito, sila yung patawag sa developer para mag-meet kayo at mag-mediate. Yan. So, about that, mas maganda, pumunta kayo doon, meron silang proseso na tutulong sa inyo about yung concern nyo. Kung talagang ayaw magbigay yung developer. At dapat kompleto lahat yung dokumenting nyo. Huwag lang kayo magkocomplain doon sa HLURB tapos wala kayong dokumento. Hindi kayo papansinin. Yan yung malalabi sa inyo. So, dapat kompleto lahat yung dokumento. Nasa proseso yon, may request kayo about your complaint. Yan yung masasabi ko. So, natapos na lahat yung mga question natin for today. At nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. At nagtatanong kayo about your real estate concern. And I would answer the best I could para masasagot ko yung mga concern nyo. Just give me time to answer it. Yun yung maganda. And thank you sa mga support nyo about this topic. So, nakakatulong ako at nakakapag-add ng value. So, I hope may natutulong kayo sa video na ito. Please, like, share, or promote nyo itong channel to. And don't forget to click the bell button, guys. Para magkaroon kayo ng update sa aking channel or subscribe sa aking channel. So, magandang araw sa inyo lahat and have a great day and bye and tignan. Hopefully, may part 3 tayo dito sa Q&A about real estate refunds. Okay? Bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.